Mayor Herbert Bautista, yes. Landslide. Oo, hindi epekto ang mga bato ni Mike Defensor, ang mga kwentong hinabi-habi, ang mga kasong katang-isip. Hindi umepekto. Ay, naku, sobra. Kung iipunin ni Herbert Bautista, yung mga batong ipinukol sa kanya ni Mike Defensor, kaya niya magtayo ng bundok. Ganon? Oo. Eh, ang aking kaibigan naman si Aiko Melendez, maybe this is a sign talagang kailangan mag-artista siya ulit dahil napaka-husay ng artista. Magaling siya na-stress. Diba? We really miss her. Yeah. Alam mo, hanggang politics ngayon, is not for her, siguro. Pagka nasa entablado si Aiko, naaalala ko yung pelikulang May Minamahal ni Direk Joey Abireyes. Mm-hmm. Ang galing-galing niya doon, sila ni Aga, no? Mm-hmm. Ako, well, syempre, bilang kaibigan, you know, I feel bad for Aiko dahil balita ko rin, landslide din si Joy Belmonte. Uh-oh. Pero pinaghandaan ni Aiko itong pagtanggol yes, niya ito. Yes, hindi kaya mali ang party na nasamahan niya. Mali, unang-una, yung partido, yung kasama niya, nahila siya lalo pababa. Oh. At pangatlo, hindi pa siguro nakadistinong maging vice mayor si Aiko Melendez. Kasi nga namimiss siya ng industriya. And kaya once Aiko, upon a time, na-link sila, di ba? Herbert? Aiko. Hindi lang na-link, totoo yun. Ay. Oh. Pero kayo, hindi naman kayo na-link si Herbert. Hindi. Ah, okay. Alright, so ngayon naman, picks number three. Number three, Franco Ramos. Naku talaga, gustong-gusto ko sinasabi yung pangalan niya. Ayan. Frank, ha? Ay! Ay. Naku, bigla akong gawin. Rank pa ba tayo? Dalawang K, Chris Aquino and Corina Sanchez. Well, si Chris siguro, Noynoy's leading in the elections. And yung kay Corina naman, it's a very close fight between Senator Mar Rojas and Mayor Binay. Yeah, Mayor Binay. So, ano masasabi? Hindi, dulot-dulo ito. Kung tenga sa tenga ang ngiti ni Chris Aquino dahil nagtagumpay ang kanyang hangarin na mailuklok ng sambayan ng Pilipino ang kanyang kapatid, siguro kung meron mang pong pinakanagluluksa na partido o grupo o isang politiko ngayon, siguro si Senator Mar Rojas. Walang nag-isip na ganito ang magaganap sa kanyang pagtakbo. Uh-huh. Kung tutuusin siya yung talagang pinakapreparado, sinakta na nga eh. Nakudita na nga yung tao eh. Uh-huh. You're not running anymore. Noynoy is running. Uh-huh. Pumayag na nga eh. Uh-huh. Tapos kung dito nakaroon pa rin ng ganito yes. problema, di ba? Uh-huh. Na hindi ka panipaniwala. Uh-huh. Di ba? Ako, I really feel bad. Katext ko lagi si Miss Corina. And syempre, yung mga texts namin sa isa't isa, hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyong lahat. Pareho tayo, nakaipon lang sa akin. Yes, so I really feel bad. Pero actually, let's not feel bad kasi hindi pa talaga tapos yung counting. Malay nyo, biglang umangat si Senator Mar or baka manalo si Mayor Binay. Hindi na natin masalang. Walang nakakilala. Nobody's game, sabi nga nila. Tayo pang-apat na ito. Pakibuksan nga, Franco. Yes, let's open it. Ay! May question mark. Ano ba yan? Question mark. Kapag blanco, sorpresa ibig sabihin. Pag may question mark, isang tanong, ano ba ito? Mm-hmm. Malalaman natin mamaya kung ano yung question mark na yan at kung anong surprise para sa atin. Mm-hmm. But first, like I said, di ba, yung poll may kinalaman dyan ang ating paparazzi poll question for the week. Sa inyong palagay, dapat bang panindigan ni Chris Aquino ang sinabi niya noon na kapag nanalo si Noynoy as president ay aalis siya ng Pilipinas para hindi na makadagdag pa sa gulo? A, oo, B, hindi. Mag-vote at react na sa ating Facebook fanpage Paparazzi at tumawag sa ating hotlines 544-8389 and 544-8381. Yan ang pinag-uusapan na matindi this week talaga. Mm-hmm. Yung they say na yung despedida party okay. ni Chris. Ano ba yung nakalagay doon sa internet? Despedida party for Chris. Kung sasali ka doon, that means gusto mo siyang umalis. Oo, dahil napangako niya yun eh. In one okay. of her interviews. Siguro ang pinakamahalang leksyon, sadya man o hindi, minimin man niya o hindi, binitiwan niyang salita na kapag nanalo ang kanyang kapatid, ay pupunta lang siya sa ibang bansa at sa TFC siya magtatrabaho. Una, baka hiramin niya yung linya ni Senator Miriam Santiago na I lied. Diba? Pangalawa, siguro dapat din malaman ni Chris na ang mga salita ay binibitiwan para panindigan at hindi basta para masabi lang. Yun lang yun. Okay, so let's see what the viewers think about that. Yes. And you can just call and give all your comments and vote and malalaman po yung answer next week. Pero pag-usapan natin yung fourth picture, Tita Christy. Kasi tatlo lang tayo dito, pero kanina may sinabi tayo na meron tayong isa pang kasama dito. Bagong makakasama. Yes. Sino nga ba siya? Okay. Hindi siya showbiz sumagot. Sarufa? Intelligent. Mga kapatid, ang ating makakasama po dito natin sa Paparazzi every Sunday ay yung talagang pinakahihintay at ang kaibigan ko mula noon pa. Let's all welcome Mo Twister! Ang gugulo sa buong mundo ng showbiz. Hi, DJ Mo Twister! Kumusta ka na? Hi, best
lang yan sa paparazzi. Hello, hello, hello. Si Hotbang, nakabatid. Nako, kung ay, alam mo lang. Natatakot ako kasi si Titi Christie nagahagis na ng electric fan sa akin. Ay! Alam mo, dyan ka naman ayun, nakabali. Ano yung sa'yo? Ngayon ko lilinawin to. Sabi mo noon, pupukpukin kita ng ano, ng blower. Ba't ba kayo nag-away? Naku, tinawag niya ako ng kung ano-anong salita sa radio. Oh, gosh! Oo. Inamin ko. Hindi, eto po. Hindi ko po laging, laging ganito ako. Kapag ka meron ako nakakaaway, nilalamangan ko ng positibo na puntos yung dahilan ng away namin. Tama, tama. Isa lang ang nangyari ng pictorial namin ni Rufa. Walang salita, walang sorry, pasensya ka na wala. Gumano lang siya. Yes. Tapos, so, may respect kwento. Naman pa rin ako sa iyo, syempre. Oo naman. Pero nung wala ko talaga respeto sa ako. Sobra-sobra. Ay, tapos naman sa kabilang show, sa Showbiz Central, syempre, minsan kaaway ko si Rufa May. Rufa May. Tingnan natin kung mag-aaway naman kami ni Rufa May. Hello, you can't say anything about me because my life is an open book. That's right. So there's nothing for you to say mo. Pero ano mo, and Dolly, it's nice to be here also dito sa, you know, sa TV5, sa Paparazzi, isang show na very interactive sa ating mga viewers, interactive din sa press, nakikita ko, napapanood. So, really excited to be here. Pero I'm intrigued, no? Medyo I'm interested about this poll question. Kung may despedida si Chris Aquino, gusto ko lang magtanong. What? Rufa, what will you bring to the despedida of Chris Aquino? Let's go. Umpisa pa lang to. I'm intrigued. Nakalagay sa Facebook, they said you should bring lechon. Lechon, no, diba? Well, yeah, you know, lechon Cebu, kasi that's my mom's special. Talaga. O, hindi naman. Joke lang kayo naman. Okay, Christy, anong dadalhin mo sa despedida ni Chris Aquino? Hindi ako dadalo. Tama, masaya, di ba? Wala rin akong time pumunta. Kaya ako rin, walang time yata pumunta doon sa... Parang ikaw lang yan, taang pupunta. Ikaw lang representative. I just have it delivered. Yes! Gusto ko kasi ito na pumunta yung usapan natin. Grabe. Intriga at chikahan. Tuloy, chikahan na talagang times 4 dito sa Paparazzi. Kaya huwag po kayong aalis kasi sa pagbabalik ng Paparazzi, my gosh, ito na ang first part ng interview ni Willie de Villamez. So don't go away, we'll be right back dito lang sa Paparazzi! Ito ang sure win na chika sa pagbabalik ng Paparazzi! Hanggang kailan ka mawawala sa programa mo? Masama ang loob mo ngayon. Isyong tinututukan, pinag-uusapan at patuloy na sinusubaybayan. Sasagutin na ng walang atrasan, walang itatago. Ito ang Caught by Christy. Willie Revillame, larawan ng dalawang mukha sa showbiz. Minamahal at tinatangkilig bilang isang mapagmalasakit na TV host. Nagbibigay pag-asa sa mga taong kapos at nangangailangan. Pero sa kabila nito, ay kiniinisan dahil sa pagiging prangka, totoo, walang takot, at laging kakabit ng kontrobersiya. May 12, 2010, Miyerkules. Ginulat ng Paparazzi si Willie Revillame sa aming sorpresang pagdalaw sa kanyang tahanan sa Quezon City. Halos magdadalawang linggo na ngayong nananahimik ang TV host at di napapanood sa Wawawi. Matapos niyang isiwalat ang kanyang damdamin sa DZMM anchor at segment host ng The Buzz na si Jobert Sokaldito dahil sa pambabatikos nito sa kanyang noontime show. At ngayon, sa una at eksklusibong pagkakataon, Willie Revillame, magsasalita na tungkol sa kanyang tunay na saloobin sa mga isyong kanyang kinasasangkutan. Willie, ikaw mismo nagsasabi, hindi naman maganda boses mo. Wala ka naman training sa music. Pero bakit ang na-number one na album mo, ba't sinusuportahan ka ng publiko? Eh, tingin ang magic eh. Dapat yung melody. Dapat madaling kantahin at the same time, may recall. At the same time, yung message, itong ikaw kanta. Na nga, oh, ikaw na nga. Napakaganda diba? Nitong kantang ito. The, the